Hi, good morning. So explain ko ngayon sa video nito kung ano naman yung tinatawag namin na FDP. So FDP stands for Future Distributor Program. So itong Future Distributor Program na to ay isang exclusive strategy na naisip ng team natin noong year 2014. Anyway, so ano ang purpose nitong FDP program or FD program? Simple lang. So may mga tao na gusto mag-join sa Royal, kaso ito yung problema nila. Wala silang pera. At meron namang mga nag-Royal na meron silang products. Pero di nila alam kung anong gagawin nila sa products nila. Natatakot sila na baka ma-stack lang yung sa bahay nila at mag-expire. So ganito, bigla akong may naisip na strategy. Paano mapapakinabangan yung mga products na yun at matulungan yung mga taong gusto mag-join sa Royal kahit na wala silang pera? Ito yung naisip ko. So, sabihin na natin merong products ang team. Nagkaroon naman ng stocks ng products. Tapos ito, si person A, wala siyang pera. Pero gusto niya mag-join sa Royal. So, bigla ko siyang binigyan ng ganitong deal. Ito yung deal ko sa kanya. Since hindi pa siyang member, meron tayong rules sa opisina na sa Royal na bawal magbenta ng products below SRP price. So, kaya ito, ibibenta ko sa kanya yung products, bibilihin niya yung products at SRP price or original price, walang discount. Pero itong good news, every time na bumibili siya sa akin ng products, yung pera na binabayad niya ay hindi ko ginagastos. Tinatago ko ito sa grupo or sa team natin. Ngayon, every time bumibili siya, naiipon yung binibili niya. Since SRP ito, mas mabilis siya makakapag-ipon. Sabihin natin, kahapon, bumili siya ng isang Kojic. The next day, bumili ulit siya ng isang Kojic. Hindi meron na siyang 360 na accumulated fortune. So, pwede siyang tumuloy-tuloy, bili, hanggang makaipon siya ng 15,000. Tapos yun, eto na yung mangyari. Pwede nang ibili yun ng package. Pagbili ng package, yung products, ibabalik lang ulit sa team. Tapos yung account, yun, mapupunta na yun kay person A. At doon, magkakaroon siya ng up to 30% discount pag bumibili sa cashier. Ngayon, kung gusto niyo magkaroon ng mas madaming account, pwede ulit siyang tumuloy-tuloy bili sa team. Ngayon, kakabili-bili niya ng products, pag umabot niya ng 13,000, yun, pwede na ulit siyang magkaroon ng account. Yung products, balik ulit sa team. So, ano lang ang requirements dito? Meron tayong tinatawag na expiration period. So, pwede kasi itong matagalan masyado. So, pag inabot ang pag supreme account yung bubuoin, kailangan matapos niya yung accumulation niya or mabuo niya ito for 4 months. Pag premium package naman, by the way, premium package, mabibili mo lang yan pag meron ka ng isang supreme. So, ito, pag premium package naman, 2 months. Kailangan makompleto mo yung at least worth 7.2 na accumulated purchase. So, within 2 months. Ano mangyayari pag lumabas for within that month? Mawawala yung accumulated purchase mo. So, para hindi siya masayang, i-inform ka naman ng team na, uy, ganito, eh, mawawala na yung accumulated purchase mo pag di mo siya ginamit. So, pwede, halimbawa, example, si A, meron na siyang accumulated purchase na 10,000. So, since malapit na siyang mag-expire, kumari, sasabihin ko siya, uy, meron ka ng 10,000, malapit na mag-expire. Pwede i-discard niya na yung 5,000, at least 5,000 pesos na lang ilalabas niya. Ngayon, pagbigay niya ng 5,000, bibigyan mo parang siya ng products na worth 5,000. Tapos yun, pagkakaroon na siya ng account. So, yun yung sa ating FDP program. Kung may tanong ka pa, text mo lang kami. Yan lang po.